Kumusta mga kakwentuhan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang kwento ni Macario Sacay, ang huling katipunero at ang nag-iisang tao na naging presidente, ngunit hindi alam ng nakararami. Paano nga ba siya naging presidente? Bakit hindi siya kilala ng karamihan sa atin? At ano ang tunay na nangyari sa kanya? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay maaari mo bang pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Halika na at umpisahan na natin ang ating kwento. Noong January 3, 1870, isinilang ang isang batang lalaki mula sa isang mahirap na pamilya sa Tondo, Manila. Siya ay walang iba kundi si Macario Sacay. Noong siya ay nasa tamang edad na, namasukan siya bilang katulong sa paggawaan ng mga karwahe. Sumasideline din siya bilang barbero at tagagawa ng sapatos, kung minsan naman ay gumaganap siya bilang aktor sa mga drama sa tanghalan. Kadalasang gumaganap si Sacay sa mga drama na may mga konsepto patungkol sa pagmamalupit at pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. Kaya naman maaga siyang namulat sa realidad na hindi dapat inaalipin ang mga Pilipino sa sarili nitong bansa. Dahil dito, walang araw na hindi siya nangarap na darating din ang panahon at makakamit din ng kanyang inang bayan ang kalayaan. Noong 1892, itinatag ni na Andres Bonifacio at ilang mga katipunero ang Katipunan. Nang ito ay malaman ni Macario Sacay, ay hindi siya nagdalawang isip na sumapi sa kilusang ito, sapagkat naisip niya agad na dumating na ang pagkakataong matagal niya nang hinihintay. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, ay sinimulan nila ang unang hakbang ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan. Ito ay naganap sa tinatawag na Battle of Pinaglabanan, kung saan isa si Sacay sa mga namuno kasama ni Bonifacio upang salakayin ang mga Espanyol. Pagkalipas ng pangyayaring ito, ay itinalaga siya bilang pangulo ng hukbo sa Dapitan dahil sa kanyang katapatan para sa Katipunan. Matapos ang ilang taon ng kanilang pakikibaka, dumating ang oras na malapit na sana nilang mapabagsak ang Espanya, sa tulong na din ng mga Amerikano. Ngunit bago mangyari iyon, ay ipinagbili na ng Espanya sa Amerika ang kanilang karapatan sa pamamahala sa ilang mga bansa, kabilang dito ang Pilipinas, sa tinaguriang Treaty of Paris na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. At dahil dito, ay napasa ilalim na naman ang Pilipinas sa panibagong anyo ng kolonyalismo, kung kaya't ipinagpatuloy pa din nila ang kanilang pakikibaka para sa kalayaan. At dumating ang araw na unti-unti nang nagagapi ng mga Amerikano ang puwersa ng mga Pilipino, kung kaya naman marami sa kanila ay nahuli o di kaya naman ay sumuko na sa mga dayuhan. Pero iba ang pananaw ni Macario Sacay, dahil matindi pa din ang kanyang pagnanasa na mapalaya ang kanyang bansa sa kamay ng mga mananakop. Kung kaya't noong 1902, ay sumama naman siya sa mga katipunero sa probinsya ng Rizal, at doon ay itinatag nila ang Republika ng Katagalugan. Dito ay inihalal siya bilang Pangulo ng Republika, at si Francisco Carrillo naman bilang kanyang bise-presidente. Gaya ng Katipunan na itinatag ni Bonifacio, ang Republika ng Katagalugan ay mayroon ding sariling gobyerno, konstitusyon, at sariling bandila na siyang simbolo ng pag-asa ng bansa. Dahil sa galing ni Sacay sa pamumuno, at sa kanyang karanasan upang labanan ang mga mananakop, isama pa dyan ang pagmamahal sa kanya ng mga tao. Kaya't matagumpay nilang nadedepensahan ang anumang pagtatangka ng mga sundalong Amerikano upang pabagsakin ang Republika. Pero matindi talaga ang pagnanais ng mga Amerikano na mapabagsak ang Republika ng Katagalugan, kung kaya't nagsagawa sila ng isang mahusay na plano. Ito ay ang tinatawag na Hamleting. Isang paraan upang mapigilan ang pinagmumula ng suporta ng isang grupo, pati na din ang banta na makapag-recruit ang mga ito ng karagdagan pang puwersa. Matapos malaman ng mga Amerikano na ang bayan ng Taal, Tanawan, Santo Tomas, at Nasugbo sa probinsya ng Batangas, ang pinagmumula ng malaking suporta sa puwersa ni Sacay, ay kaagad silang gumawa ng aksyon. Sinunog at winasak ng mga ito ang tirahan ng mga tao sa mga nasabing lugar, at pinaslang ang mga pinaghihinalaang rebelde. Lahat ng iyan ay ibinintang nila kay Macario Sacay,
at ipinagkalat pa nila na sina Sakai at ang grupo nito, ang may kagagawa ng karahasan. Pinalabas din nila na sina Sakai ay mga tulisan, upang sumama ang imahe nila sa mga tao, at wala nang maengganyo pang sumapi sa kanila. Ilang beses itong ginawa ng mga Amerikano, at dahil dito, ay maraming Pilipino ang nagtanim ng galit, at naniwala sa ginagawang paninira sa kanila. Sinubukan din silang ipatugis ng mga ito, sa grupo ng mga Muslim mula sa Holo Sulo, pero hindi sila nagtagumpay na mahuli sina Sakai. Subalit sadya talagang may mga tao, na handang magtaksil at magtraidor sa sariling bayan, para lamang sa kanilang pansariling interes at kapakanan. Halimbawa na lang dito, ay ang sinapit nina Andres Bonifacio at General Luna, mga bayaning handang ialay ang buhay para lamang sa bayan. Pero nang dahil sa mga traidor at taksil, ay namatay ng walang kalaban-laban. Ganito din ang nangyari kay Sakai, dahil kapwa niya din Pilipino ang naging dahilan, kung bakit siya nahuli ng mga Amerikano. Ginamit na alas ni Colonel Harry Bandholtz, ang likas na katangian ng mga Pilipino, na madaling magtiwala sa kanilang kapwa, upang maisahan at mahuli sina Sakai. Noong 1905, ay nagtungo si Dominador Gomez sa lugar kung saan nandoon sina Macario Sakai, dala-dala ang sulat mula sa Gobernador-General ng mga Amerikano. Nakapaloob sa nilalaman ng sulat, ay ang mensahe na kung susuko ang grupo ni na Macario Sakai, ay hindi sila mabibilanggo, at mapaparusahan. At ayon pa dito, ay ipinangako din umano ng Amerika, ang kalayaan ng Pilipinas. Naniwala naman sila sa dalang mensahe ni Gomez, dahil sa kapwa nila ito Pilipino, at ni hindi nila inakala na iba pala ang intensyon nito. Kaya naman, noong July 14, 1906, ay bumaba sila ng kabundukan. Ilang araw lang ang nakalipas, noong July 17, inimbitahan naman sina Macario Sakai at kanyang mga tauhan, ng gobernador sa probinsya ng Cavite, para sa isang kasiyahan. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ay kasabwat pala ng mga Amerikano ang gobernador na ito, at ang karamihan sa mga taong nandoon. Kaya bago pa man maghating gabi, pinaligiran na sila ng mga sundalo, kinuha ang kanilang mga armas, at silang lahat ay inaresto at ikinulong. Nang dumating ang araw ng paglilitis, ang sulat na nagsasaad ng pangako ng Gobernador-General, at pati na din si Dominador Gomez na naging mensahero nito, ay bigla na lang naglahong parang bula at hindi na muling natagpuan pa. Kung kaya naman, si Macario Sakai, at ang kanyang mga tauhan ay agad hinatulang makulong, at itinuring pa bilang mga tulisan. Noong September 13, 1907, ang Presidente ng Republika ng Katagalugan, at isa sa mga Pilipino na ipinaglaban ang kalayaan sa abot ng kanyang makakaya, ay hinatulan ng parusang kamatayan. At siya ay binitay, sa Old Bilibid Prison sa Maynila. Narito, ang mga huling kataga, na binitiwan ni Macario Sakai. Ang kamatayan ay darating sa ating lahat, kaya't haharapin ko ng mapayapa, ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Nais kong malaman nyo, na hindi kami mga tulisan, at magnanakaw, gaya ng paratang sa amin ng mga Amerikano. Kami ay mga rebolusyonaryo, na ipinagtatanggol ang kalayaan ng ating inang bayan. Mabuhay ang Republika! Nawa ay makamtan din natin ang kalayaan. Bilang pagbibigay-pugay, sa mga nagawa ni Macario Sakai, noong 2013, ay isinulong ng Philippine Historical Commission, na mapalitan ang pangalan ng Camp Eldridge sa Los Baños, Laguna, bilang Camp Macario Sakai. At noong January 2016, ay ipinag-utos ni AFP Chief of Staff General Hernando Eriberi, sa bisa ng General Order No. 30, upang palitan ang pangalan ng Camp Eldridge, bilang Camp Macario Sakai. Ito ang kwento ni Macario Sakai. Ang huling katipunero. At unang presidente ng Republika ng Katagalugan. Sa inyong palagay, dapat bang mapabilang si Macario Sakai sa mga taong naging presidente ng Pilipinas? Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, sana'y marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan.